Another example natin ng ANOVA or yung analysis of variances, ito nga. Tingnan dun sa ating PDF, sa ating Google Classroom. So sabi ko nung nakaraan, yung unang video natin, gumamit tayo nun ng ANOVA na yung N doon ay similar siya, no? Dun sa treatment na ginamit. Pero in this case, sa apat na groups, magkakaiba yung ating mga sample size. Okay, for engineering we have yung sample size natin dito is 45 and we have bar X. Ayun, ito pa yung pagkakaiba kasi dito sa example na to binigay na yung bar X. Pero dun sa unang example natin, ang binigay is yung mga values of X. Kaya hinanap natin yung mean or yung bar X natin. So dito, hindi na tayo magpapagod. We have our bar X na 57.8. Yung ating bar X, times natin siya sa kung ilan yung sample. Yun yung ating summation of X. Diba? Kasi pag naghanap tayo ng summation of X or tinotal natin yung X values and then you divide it by kung ilan yung N sample on that group, mahahanap mo yung mean. Okay? So in reverse, kapag naman maghahanap ka ng summation of X values, you just have to multiply your bar X or yung mean times your sample size. Also, nandito na din yung SD or yung standard deviation. Kasi before, hinanap pa natin to using variance formula, di ba? Kasi we know na yung variance at saka standard deviation naman is magpinsan lang naman yun, squared at saka square root lang naman yun. So yun, hinanap natin. Pero in this case, meron na tayong SD which is for engineering, we have 5.65. Next given, sa biology naman, we have sample size na 11. Yung bar X natin, 48.05. And then yung standard deviation is equals to 4.85. For life science, we have sample size na 30. We have yung bar X natin which is 35.9 and yung standard deviation natin with 4.0 or 4. And for the last group, we have mathematics. Yung sample size natin is 18 with a bar X or mean of 48.9 and of course, yung SD niya is equals to 4.8. So ito yung ating mga examples. So sabi ko nga kanina, yung ating summation of X ay mahahanap natin kung imumultiply natin yung bar X natin at saka yung mean. Kasi baka kakailanganin natin siya mamaya. Pero sa mga formula naman na gagamitin natin ay halos wala naman doon. Dahil ang kailangan lang natin ay yung sum of square between sum of square within and ano pa? And the other two, yung mean square between and mean square within to find our F ratio. So tingnan natin kung mahanap natin siya na hindi natin siya minumultiply pa. So una natin titingnan, hanapin muna natin yung ating bar X. Okay? Kasi yun yung gagamitin natin na formula kay Tuki. Meron silang common na bar X. So, paano mo kukunin yung common na bar X dyan sa lahat ng apat na group na yan? So, lagyan ko muna ng ano to para ma-distinguish natin siya. Okay? So, yung step 1 natin, hanapin natin yung bar X. Okay? So, yung formula to find bar X using Tuki is ito. Yung N or sample nung group 1 times yung bar X nung group 1 plus pwede mo enclose siya sa open and close parenthesis. And yung sample nung group 2 times yung mean nung group 2 plus kung ano pa yun. And then last kung hanggang kailan kay yung gamitin natin na subscript. Okay? So, yan. All over N.
So ano ba yung N natin? Yung N natin is the total population, which is we have naman yung apat na N na maliliit, di ba? So alam natin na yung N, na malaking N, ito is equals to 45 plus 11 plus 30 plus 18. So I think that is 104. Okay? So in this case, mahahanap natin yung bar X. Okay, substitute mo lang. Yung N natin dito is 45 times 57.8 plus 11 times 48.05 plus 30 times 35.9 plus 18 times 48.9 all over 104. Okay? So sana same tayo ng nahanap na result dahil ang aking result dyan is 48.91. Let me check again. So ayun, tama nga tayo. Yung ating yung sagot dyan is 48.91. So ayan, meron na tayong bar X. So in this case, erase ko muna para malinaw tayo. Ang sunod naman natin na hahanapin is yung ating sum of squares in between. Okay? Using na naman yung formula na ginamit ni Tuki. Okay, so ilagay ko dito yung ating bar X is 48.91. So yung kanyang SSBW or yung sum squares between ay may formula na yung sample size ng first group times the quantity ng bar X nung group na yon minus yung mean, total mean sa lahat ng group. Okay, yung hinanap natin na 48.91. And then you square that plus another set. So N sub 2 times the quantity bar X 2 sub 2 minus bar X raised to 2 plus dot hanggang kung kailan yan. So gamitin ulit natin yung K. Kunyari kung hanggang saan na sample or group. So N sub K times bar X of K minus bar X raised to 2. Now, we can input our data. So yung N natin sa group 1 is 45 times yung bar X natin dyan is 57.8 minus 48.91 squared plus yung N2 natin is 11 times 48.05 minus 48.91 another squared natin yan. And then next is 30 times 35.9 minus 48.91. Again, squared natin yan. And last one, we have 18 times the quantity 48.9 minus 48.91. Again, squared natin yan. Okay. Now, simplifying further the equation, we have that is 8,642.385. Okay, so meron na tayong SSBW. So, in this case, hanapin natin yung ito, kahit hindi nyo na ito hanapin, pero kasi lalabas naman ito mamaya, no? So, dito kasi kay Tuki, yung ating difference, yung DF natin in between, ay equal siya sa K minus 1. Okay, yung K natin dyan is yung group natin. Kung ilan yung group natin dito, di ba? Apat. So, 4 minus 1 is equals to 3 lang yun, okay? So, 4 minus 1 is equals to 3. Yung DF naman natin dito na horizontal or yung within ay equals to N, yung malaking letter N or total population minus N. So, that is equals to 104 minus 100. Minus 4. So, that is 100. Okay? Ha, maghanap na ba tayo ng critical value? So, meron naman ito, nandun naman sa ating table na sinend ko yung appendices. Nandun naman yun.
So after nung mahanap natin yung SSBW or yung SS between, hanapin naman natin yung SS within. Okay? So dyan naman sa, isimplified ko muna para hindi tayo mawala ng space dito. Tingin ko mas madaling gamitin nga itong Tuki. Pero yung procedure lang kasi, medyo kailangan di mo makalimutan yung niya. Yung pasunod-sunod niya. Okay, dito ko na ilagay, meron na tayong SS between or yung sum of square between is 8,642.385. Okay? Tapos, delete ko na yan. Ang hahanapin naman natin this time ay yung sum of square within. Okay? With the formula, that is quantity n sub 1 minus 1 times yung ating standard deviation sub 1 raised to 2. Bakit sinabing sub 1? Kasi yan yung standard deviation dun sa first group. Okay? Plus the quantity, yung sample nung second group minus 1 times yung standard deviation nung second group raised to 2. Okay? Plus dot 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 and then quantity n sub k minus 1 raised to times sd sub k raised to 2. Kung hanggang kailan anong group, no? And then we have to substitute the value. Ako nilagay ko siya as braces. And then in-enclose ko siya sa loob ng parenthesis para hindi gaanong malaki or masyadong magulo. Okay? So dito sa n1, minus 1, yung sample size nung group 1 minus 1, that is 45 minus 1. Pwede nyo i-directa na 44 na kasi isa lang naman yung nabawas. Times yung standard deviation na 5.65 and then squared mo yon. Okay? And then another set for group 2. So this is 11 minus 1 times yung standard deviation na 4.85 then squared. Plus, yung group 3, so that is 30.1 at minus 1 times 4.0 squared. Then last one is quantity 18 minus 1 times the standard deviation 4.8 squared. Okay, to simplify that, we will get the value of SS within, that is 2,495.495. Paki-check sa calculator. Pero ganyan yung process natin, ano? So in this case, mahahanap na natin yung ating SS total. Yung ating SS total ay siyempre i-add lang natin or isasum lang natin yung ating SS between at saka SS within. Okay? So yung ating SS total, so dito ko na ilagay para meron tayong space pa rin. Yan. Yung ating SS total is yung addition ng SS between at saka SS within. So that is 11,137.88. Tapos yung ating SS within is equals to 2,495.495. Ayan. So meron ulit tayong space dito para mag-solve. So next is to find yung ating mean square. Okay? So yung ating mean square, MS, between, ay may formula siya na SS between over K minus 1. Di ba yung K minus 1 is yung, yan yung ating DF na vertical. Okay? So yan yung DF vertical natin na sinolve kanina na naging 3 siya, di ba? Pero dito, pwede mo naman siyang i-substitute na wala, na hindi nyo pa na-solve yung DF. Okay? So yung ating SS between or sum of square between is 8,642.385 over yung k natin na 4 minus 1. Okay? So this would be 2,880.75.
$795. Okay? And then yung ating MS within naman is, of course, yung ating formula is yung sum of square within over, in this case, yun namang isa, yung DF horizontal, which is yung population size minus yung group. Okay? So this would be 2,495.495 over 104 minus 4. Okay? Or 100 ngayon, di ba? And you will get that yung MS within natin or yung mean square within is 24.95. Maliit kasi, lagi naman maliit yung ano, di ba? Kasi i-ano natin yan. Kukunin natin yung kanilang quotient. Okay? And then yung ating fraction, yan, i-ano ko muna, simplify para meron tayong space na. Iusog natin siya. Yan. Yung MS within is 2,880.795. Yung MS within naman is 24.95. Okay? So, at this point, kunin natin yung F ratio niya. Yung F ratio, ang formula is MS between over MS within. Ayan. So that is equals to 2,880.795 over 24.95. So yung ating F is equals to 115.46. Okay. Ang laki, no, nung F ratio natin. Kasi ang laki kasi ng population na ginamit natin, no? Pero ano naman, seldom naman itong mangyari kasi sa sobrang laki nito, kailangan natin siyang ihatiin and i-compare na by ratio and proportion. Kukuha lang tayo ng percentage. Di ba meron tayo niyan yung group sampling natin? Di ba? So from that number of population, we can get a portion of it na pare-pareho, no? Say for instance, 50% of group 1, 50% of group 2, and group 3, and group 4. Para lumiit lang yung ating ratio. Kasi yung half of it, magsisignify na yun or magre-represent na yun ng the whole group, di ba? Or the whole population na na-survey natin. Okay, so I hope na nakuha nyo kung paano natin sinolve to using two key formula. Kasi yun yung nakalagay dun sa ating activity, di ba? Okay, so thank you.